Hi class! Welcome to my YouTube channel. For today's video, isashare ko sa inyo kung paano mag-log in, sign up, finding classes and assignments, how to submit assignments, know your classmates and Google Classroom, and lastly is to find your grades. Ayun, so bago tayo magsimula nak, make sure na nakaready na ang iyong cellphone kung cellphone ang iyong gagamitin, laptop or computer. Maaari ka din na mag-prepare ng papel at ballpen just in case na gusto mong mag-jot down. Let's start, kids! Kailangan natin ang Gmail account or Google account at lahat naman sa atin ay meron noon. Okay? So ngayon, hahanapin natin yung Google Classroom icon. So click po yan. Scroll ka, pababa. Ayan. So, click mo yan, okay po, para ma-direct ka doon sa Google Classroom or pwede naman yung isang paraan na itatype mo siya manually. Ano yung itatype mo? Classroom.google.com and then enter. Okay po. Sana nakakasunod tayo. Ayan. So, pipili ako ng Google account na gagamitin ko dito na ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, maghahanap po tayo. At ito yung mag-a-appear sa inyo, anak. Kapag pinapili ka ng role, piliin mo yung student. And, dalawa po ang paraan ng pag-join sa klase ni ma'am or ni sir. Una, sasendan ka niya ng Gmail. Ang pangalawa naman na option is ikaw yung papasok sa classroom ni ma'am and sir. So, ito yung papakita ko sa inyo. Click mo yung plus sign. At ang pipiliin mo dyan is join the class. Ayan, so click mo na, no, para makapag-try. Ayan, tandaan, i-click yan, paki-jot down para hindi makalimutan. Kung mapapansin nyo, may hinihingi silang class code. At ang class code na yan ay manggagaling sa teacher mo. So kung may 8 kang subjects, 8 class code ang maiipon mo para makapasok ka sa mga classroom nila. So ito, ipapakita ko yung class code ko sa aking classroom. Ayan, kunwari, di ba? Kasi ako naman yung student ngayon dito. Yan ang ikakopy ko doon sa class code para makapasok ako sa classroom na to. Okay? Ayan. So, type lang po natin. Make sure na tama yung pagkakalagay para maka-join ka sa classroom ng iyong teacher. Kapag tapos ka na, click mo lamang yung blue button or join button. Ayan. Malapit na tayong matapos first step. Ayan. So, click na natin. Nakakasunod pa ba? Sana nakakasunod pa kayo kasi first step pa lang po tayo, anak. At eto na tayo sa classroom dashboard. Ano-ano yung mga features ng classroom? At yun ay ituturo ko sa inyo ngayon. Una, yung nasa left side. Ayan, so tuturo ko. Yung nasa left side, dyan mo makikita yung mga upcoming assignments, yung mga due date. Kaya wala kang rason na hindi mo alam kung kailan ang submission ng mga ganito at ganyan na pinapagawa ng iyong mga teachers. At hindi po ako naninermon, nagsasabi lang. Ayon, ang sunod kong ituturo sa inyo, yung stream tab. Ano-ano ba ang makikita natin dito? Anak, ang makikita mo dito ay ang lahat ng activities, kasama yung assignments, pati mga announcements ni teachers. Ayan, so mag-scroll tayo. Ayan po. So madami na siya, actually, kasi ginamit ko na siya nak sa mga tutorial ko. Ayan, about Google Classroom. So kung gusto nyong malaman, pwede nyo naman pong panoorin. Ayan. Ang sunod kong ituturo sa inyo, anak, ay ang classwork tab. Dito mo na makikita yung mga pinapagawa sa iyo ni teacher mo, as in naka-organize siya. Ma'am, what if walang due date? Paano namin malalaman na may pinapasubmit pala si ma'am? Paano kung
Wala siya doon sa left side na tinuturo mo sa amin kanina. Nak, napakadali. Kung mapapansin nyo, dito sa classwork tab, maraming mga naka-highlight na icon or thumbnail. And that colorful icon, it indicates that you have something to do or to submit. Okay? So, yung mga hindi na naka-highlight or faded na icon, ibig sabihin nakapag-turn in ka na or nakapag-submit ka na. Ayun. So, ngayon, alam mo na kung paano mag-determine ng iyong mga assignment na kailangang isubmit, may due date man yan o wala. Ang sunod kong ituturo sa inyo is kung paano ba mag-submit ng assignments. Okay? Paano po ba sumagot? Paano po ba malalaman ni teacher na kami ay tapos na sa kanyang pinapagawa? Ayan, susundan nyo lamang ito or mag-jot down kayo para mas madali. Ayan. Magbibigay ako ng dalawang examples kung paano nyo ba isasubmit ang inyong mga assignments or activities sa inyong mga teachers. So, mag-o-open lang tayo ng isang activity or assignment dito. Ayan. Ito yung napili ko. Ayan, so mapapansin nyo, kailangan nyo daw i-click yung tingnan ang assignment or view assignment. Okay? Para ma-direct ka dun sa pinapagawa ng iyong teacher. Tandaan, i-click mo yung view assignment. At yan yung mag-a-appear sa'yo. Sabi daw, kapag tapos ka na sa pinapagawa, kailangan mo daw i-click yung button na violet or submit button. Syempre, kapag tapos ka na. Kapag hindi ka pa tapos sa pinapagawa ng teacher mo, wag na wag mong i-click yan. So, i-click na natin yung activity na pinapasagutan ng teacher. Ayan. Click mo mismo yan, yung link na yan. Ayan. So, yan po ay nasa Google Slides. So, kung sasagot ka na, make sure na napag-aralan mo na siya para magta-type ka na lang. Ayan. So, ano daw yung mga type of plate boundaries? Ayan. So, example lamang ito. So, maglalagay din ako dito ng sagot pero hindi ko na lalahatin na lagyan para maibigay ko na sa inyo yung iba pang dapat nyong malaman about sa Google Classroom. So, magsasagot na rin ako dito. Ayan, so type ka lang, click mo lang yung text box sa hanapin mo lang kapag sa Google Slides. Syempre, kapag Google Docs, dun ka din magta-type. Nata-type din yun. Okay? So, make sure na bago ka sumagot, basahin mo muna yung direction doon sa Google Classroom. Diba, meron doon sa assignment or sa classwork tab. Ayan. Sana ay kasama ko pa rin kayo dito sa tutorial na to, mga anak. Kasi napaka-importante nito. Kasi, you know naman, diba, na ngayon kailangan nating mag-adapt sa ating bagong way kung paano tayo matututo. So, kung pinili mo yung online class, dapat alam mo rin to kung ito yung gagamitin ng teacher mo sa klase nyo. So, kung may mga katanungan kayo about dito, pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook or sa page ko, or pwede din kayong mag-comment sa comment box section. Okay? Ayan. So, hindi ko na ito lalagyan lahat. Diba? So, balik tayo sa Google Classroom. For example, tapos na tayo, anong gagawin natin? Okay? For example, may tanong ka kay teacher, click mo lang yung private comments, type ka lang, okay, and then send mo, siya lang naman ang makakabasa nun at magre-reply naman siya sa'yo. At kapag tapos ka na, as in tapos ka na, okay, kailangan mong i-click yung submit para ma-notify yung teacher mo na tapos ka na at pwede niya nang markahan yung ginawa mo. Okay? Huwag na huwag niyong kakalimutan na i-click ang submit, turn in, or ano pa yung isa? Mark as done. Okay? Yan yung tatlong makikita niyo dyan kapag tapos na kayo sa inyong ginagawa. Maliwanag, i-click po yan para ma-notify si teacher. Alam ko na itatanong niyo din sa akin kung anong gagawin kapag meron ka pang hindi nasasagutan tapos na i-submit mo na agad, maaari mo pa ba yung na-i-edit? Ang sagot dyan, yes. As long as na hindi pa namamarkahan ni teacher, anong gagawin mo? I-click mo lang yung revoke submission. As long as na hindi pa
nalalagyan ng grade ni teacher. Bilisan mo lang, okay? So, click mo lang yan. Okay? Yan. And then, i-click mo ulit yung link para ma-direct ka sa Google Slides. Ayan, so maglagay ka na. Ilagay mo na lahat ng mga isasagot mo. And then, huwag niyong kakalimutan na after niyong sumagot, bumalik ka ulit sa Google Classroom mo para i-click ulit ang Submit. Nagkakaintindihan po ba tayo? Make sure na i-click niyo po ang Submit button. Okay? Very good! Make sure na nag-jot down ka para hindi mo na kailangan na panoorin ng paulit-ulit tong video na to para may babasahin ka na if ever na may nakalimutan ka. So, balik tayo ulit sa ating classwork tab. Kung mapapansin mo, yung dati naka-highlight na icon ngayon ay nag-fade na kasi naisubmit mo na siya. So, ganyan ka dapat mag-identify kung nakapag-submit ka na o hindi. Okay po? Ayan. So, ang sunod natin gagawin is mag-open ulit tayo ng isa pang activity. Yan. So, click lang natin ulit. Same step. Diba? And then, bago ka mag-mark as done, punta ka muna dun sa link na pinapapunta sa iyo ng teacher mo. Ayan. So, kung may pinapagawa si teacher, gawin nyo talaga. Kasi makikita niya kung nakagawa ka ba talaga o hindi. Example, kasi yan pang welcome yan. Ginamit ko rin ito anak sa Google Jamboard tutorial. So, panoorin nyo to kasi maaaring gamitin din ito ng teacher mo para sa isang collaborative activity or activities. So, ayan. So, try lang natin. Ito ay sa example lang nak. Ayan. So, once na natapos ka na, for example, nagawa mo na lahat yung pinapagawa ni teacher, balik ka ulit sa Google Classroom. Okay? Kung sa tingin mo tapos ka na, click mo na yung mark as done. Nakukuha po. Huwag niyo pong kakalimutan yan kasi hindi po makikita ni teacher na tapos ka na not unless hindi mo yan na-click. Yan yung pinaka-importante pagdating sa submission. Kung gusto mong i-revoke, pwede naman as long as na isasubmit mo ulit. So, punta tayo dito sa classwork tab. Diba, napansin nyo nag-fade yung mga icon na nasagutan mo na. Ayan. So, ang sunod ko ipapakita sa inyo is yung sa part ng stream tab. Sa stream tab na, pwede kayong mag-comment dyan as long as na inallow kayo ng teacher nyo. So, kung hindi naman ako open yung comment section, wala tayong magagawa doon. Okay? And, ang sunod kong ipapakita ay yung pang third tab, which is people tab. Diyan mo makikita kung sino yung teacher mo. Okay? At kung sino ang mga kaklase mo. Ayan. So, dito, example lang naman to sa isang Google Classroom ko. Diba? Na yan lang yung students na nandyan. At ang pinakahuli na ituturo ko sa inyo is kung paano yung malalaman na may mark ka na or grade ang inyong ginawang activity or assignment. So, paano nga po ba? So, ipapakita ko sa inyo, meron ako dito ang isang student account kung saan nabigyan na rin siya ng grade or nabigyan ko na siya ng grade actually kasi ginamit ko rin siya sa previous tutorial ko. So, pupunta ako doon sa isang student account. Ayan, so, click lang natin. Papakita ko sa inyo kung saan nyo siya mahanap. So, click lang natin to. Niready ko na talaga siya. Ayan. And then, pupunta tayo sa classwork tab. Hanap tayo dito ng nakapag-submit na at may grade. Ayan, so kung mapapansin nyo, may ilan pang hindi nasagutan. At yung iba naman ay nasagutan na. So, maghahanap tayo dito na posibleng nabigyan na ng grade. Pero sabi ko nga, may grade na yon. So, hanapin na lang natin siya. Para makita nyo na, may grade na pala ako dito. Ay, naka-perfect ako, ganun. So, hanap tayo dito na sinagutan ng isang estudyante.
Ayan, so scroll lang natin. And then, i-click natin yung isang activity. Tandaan, this is a Google Classroom of a student. So, click lang natin. Ayan. View assignment or tingnan ang assignment. So, mapapansin nyo, doon sa, ano, sa upper left side, ayan, may nakalagay ng mark. So, ibig sabihin may grade na. Paano malaman kung may, kung nakailan ka? Andito naman siya sa left side. Ayan. So, alam mo, kapag may grade ka na at kung nakailan ka at kung ilan yung tama at mali mo. So, kung gusto mong makita kung ano pa ba yung mga comment ni teacher sa ginawa mo, click mo lang yung ginawa mong assignment. So, ayan. Ito po ay ginamit ko din sa previous tutorial ko na kung saan if may mali yung estudyante or kung gusto naming mag may sabi na i-improve, ganun, maglalagay kami ng comment. Ayan. So, don't worry kasi ikaw as a student and yung teacher mo lang ang makakita niyan. Congratulations! Tapos na ang aking tutorial about Google Classroom. Nawa ay na tuto ka sa aking tutorial at kung sa tingin mo ay makakatulong to sa iyong mga kakilala, make sure to share this video or link para matuto din sila na gumamit nito. God bless you!